So yung topic natin ngayon is about Father's Day. So tungkol po sa mga tatay. So bida po ngayon mga tatay. Sino po tatay nito? Magiging tatay. So nawa po may mga po tayo magandang aral dito sa ating pabahagi ng Panginoon sa ating sa gabi nito. So ito po yung pinamagatawag ng fatherhood o yung pagiging tatay is a gift and a responsibility. Isa po itong biyaya at isa po responsibilidad. So kung tatanayin ko po kayo mga tatay, isa po bang magandang regalo ng pagiging tatay? Ayan po ba? Sa pagiging magandang regalo ng pagiging tatay, na meron pong kaakibat na responsibilidad bilang ama ng tahanan. Ayan po ba? So, meron mga glory umuubong sa speaker doon sa mga. Number 27, pakipo. Sabi yung speaker, it is a... Number 27, bro. Okay na, okay na. Thank you. So, patuloy po tayo. So, sumaan niyo po sa natin panalangin. We thank you, Lord, for this wonderful time na pinag-alabi sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong tingan. Sa bawat sa amin, Panginoon, na kayo po na narito sa amin na kinahan. We acknowledge your presence, Lord. We have said, Lord, we God in your name. You are in the midst of them. We acknowledge that you are here with us, Lord God. Lord, open our spiritual understanding na maunawa po namin ang mga salita mo sa gabi nito. Pagpalaya po kami ng pandinig na maunawa po namin ang ayos ng parating sa bawat sa amin. Ay po to Lord, ay maling sa gabay sa pagpauling paalala sa amin bilang mga tatay, Panginoon. At sa aming buong pamilya ng Panginoon sa gabi nito na maunawa po namin ang aming roles bilang bahagi ng iyong pamilya na tinalaga, Panginoon, sa amin. Na iyong i-design para sa amin, Panginoon, ang maraming papel, ilang mga magulang, ilang mga tatay, sa isang pamilya, Panginoon. Sinamang po, Panginoon, at tunay mo, Diyos, na sa batay sa iyong mga salita, ay magluwa ko namin ang responsibilidad na hindi ang mga magulang, lalo na ako sa aming special yung mga tatay, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutin, Lord, kung ipakatawa na namin ang gawa yung sarili ito. For the glory of your Holy Father, and the victory is through your Son, Jesus, and we claim the victory, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, fatherhood, pagiging ama. So, sabi na, basically sabi na rito na, sino ba yung mga apo na rito? May mga apo. Dapa? Sige, may mga lolo na rito, ay umami na ako. Sabi na, yung grandchildren lang, grandchildren are the crown of the angel. Yun daw, yung mga grandchildren daw, yun daw pinakapuna ng mga lolo, ng mga anak ng mga anak nila, yung apo nila. And the glory of children is their fathers. At yung glory doon ng mga tatay ay yung kanilang mga anak. So sabi sa Proverbs chapter 17 verse 6, Children's are brought up to the angel and parents are the pride of their children. So being a father is a gift from God. Amen po ba? Being a father is a gift from God. Dinisign po ito ng Panginoon para po tayo maging mga ama. So the time or the moment na when we are about to become a father at nalaman natin na nabuntis si Mrs., di ba nandun yung excitement natin, di ba? Excited tayo dahil nakabuo tayo, magiging tatay na tayo. So pag nalaman natin nabuntis yung mga asawa natin at magiging ama na tayo, we are all very excited. So and through this, we keep glowing to God kasi God answered the prayer na magkaroon na tayo ng anak, magkapamilya tayo, and we give glory to God for that. So having a children is a gift from God. Nakita natin kung maganda ng regalo ito sa atin kasi ang mga anak ay regalo sa atin bilang mga ama. At nakikita natin na through that gift of fatherhood sa ating mga ama at magulang, especially sa ating mga tatay, ang kaakibat na responsibilidad at tungkulin na dapat ating gabanan bilang ama. So hindi po nagtatapos doon na magkaroon na tayo ng anak. Na after yung mga anak, parang yung aso ng anak, after yung mga anak, wala mo na yung bata. Hindi. Meron pong responsibilidad tayo bilang mga
magulang o bilang tatay ng ating mga anak. May kapitan po na responsibilidad. So, being a father is not just a God-given gift. It is also a great responsibility. So, napakalawang responsibility. Kaya kung saan nagtataka kayo, bakit mayroon mga responsible father na naging pabaya sa kanyang pamilya, dahil hindi nila pinampanan ang kanilang responsibilidad ng kanyang magulang. So, ang nangyari, nagkaroon ng kawatapat ng pamilya, nagkaroon ng mga magulang, at naging responsible yung father. So, kadalasan makikita natin, mayroon mga nanay na nagsasabi, proud single mother, na gano'n. Kasi ngayon, iwanan sila ng ano, dahil yung tatay nila, yung asawa nila ay sumakabilang bahay o umanap ng ibang tahanan, gano'n. So, ito nangyari kasi because of this thing na hindi kinampanan ng isang tatay kahit yung responsibilidad ng ibang magulang o bilang tatay ng tahanan. And we believe that father is the, ano ba ang role ng tatay sa isang tahanan? Siya ang haligi, di ba? So, pag wala yung haligi niya, magkukulat sa tahanan. So, ito po yung isang bagay na dapat natin malaman bilang mga magulang o sa mga magiging tatay o magiging father kung natin ang araw ang magkakapamilya. So, nung binata pa tayo, okay na yung isi-isi ang buhay natin. Kasi wala tayong inisip, wala tayong iintindi. And, pero nung pag tayo pumasok na sa isang responsibilidad na tayo nakapag-asawa, hindi na pwede pagiging buhay din natin. May nagbubang. So, magiging priority po natin ay ang ating pamilya. Hindi ang magandang, o bilang tatay. Hindi ito yung matulad na ng ibang regalo na pwede mong gawin ang gusto mong gawin kasi sa'yo na. Hindi po yun. Kasi bakit po? Ibinigay ito sa atin ng Diyos ang pagiging fatherhood dahil hindi upang tayo mag-ibaytari kundi maging katiwala. Naniniwala po ito, mga kapatid. Ang gift of fatherhood sa atin ay ibinigay sa atin ng Diyos hindi isang, hindi para maging regalo o upang tayo mag-ibaytari kundi upang tayo ay maging katiwala. Dahil pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating pamilya. Amen po ba? Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating asawa. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating ama. Naniniwala po kayo mga kapatid. So this is the responsibility na dapat kampanan ng mga tatay at dun sa mga magiging tatay pagdating ng araw pagkain ng pag-asawa ng kung anong responsibilidad nyo bilang isang tatay. So sa paano maraan po? Ito ay sa paraan ng paggamit at sa paraan ayon sa disenyo ng Diyos, not on your own way. It should be designed by God kung paano patatakbuhin ang iyong pamilya na ayon sa disenyo at ayon sa salita ng Diyos. Amen po? So, limbawa, maraming pamilya tayong alam ang nasira at hindi naranasan ang plano ng Diyos. So, siguro na-observahan natin sa mga kapitbahay natin, sa mga kakilala natin, napalitaan natin, na-sweet sila ngayon, after 2-3 years, ano na, bitter na, iwalay na, wala na, hindi na sila nagkaroon. Dahil nagsawayan ng nakila, sinuori na sa pinan, sinuori na sa tatay, sinuori na sa nanay. So, hindi na din gano'n. Hindi na sunod yung design ng Lord. Nung ikinasal sila, ang sumpa nila sa harapan ng altar, till death, do us part. Kumbaga, pamatay na mga kapag-iulay sa kanila. So, nung dumating ang problema, nagkaroon ng mga pagsubo sa pamilya, nagkahiwalay na. Nagkasalit ng kandila, nagkasisiyan pa. So, di nila naranasan yung laban ng Diyos dahil yung mga tatay, kadalasan sa mga harap sa mga tatay yung naging irresponsible at hindi ginamparan ang pungkulit inyatang sa kanila ng Diyos. So, question po sa atin na kung how many years ang buhay kasal, so, siguro si Brother Amos na nasa si sister, ilang taon po kayo kasal? Ilang taon po kayo kasal? 30 years? So, tagal na, di ba? So, it means talagang design talaga ni Lord na talagang intact na nila yung relationship nila bilang mag-asawa. Ngayon din sa akin, ako, pag 18 years lang ng misis ko. So, praise God sa mga ano. So, hopefully, still, yung years and years pa yun para nagtagpas sa ating mga buhay bilang mag-asawa at bilang isang buong pamilya na dinisign ng Panginoon. So, kung yung mga ama na tinatawag nating haligi ng tahanan ay nagbubuhay ng ayon sa design ng Diyos, makikita natin ang isang tatibay na pamilya.
Kasi lumalakad sila ayon sa kalooban ng Panginoon. They are following the design of God for the family, for the role model ng sa pamilya. So ano po yung mga bagay niyo na bilang sa ama, nagagawin natin bilang mga tatay sa ating tahanan at bilang katiwala ng Diyos at bilang haligi ng ating pamilya. Amen po ba? Ano pa mga bagay niyo? So nakapalo po dito ang kinalaman, meron po tatlo ang ibigay dito. Nakapalo dito yung kinalaman natin sa relasyon sa Diyos. Bilang matatay na isang Kristiyano at anak ng Diyos at tagasunod ni Kristo. Dahil unang muna po, napaka-importante po sa isang tatay ang mayroong tunay na relasyon sa Diyos. Ganun po ba? Unang muna maging dapat basihan ng ating pagkakaroon ng isang matibay na haligi ng tahanan ay ang pagkakaroon ng isang tama ng tahanan ng tunay na relasyon sa Diyos. Ganun po ba? So ito po importante kasi susundin niya po yung pattern na i-design ng Diyos para sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Dahil may epekto sa relasyon natin sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating asawa. Magkakaroon doon epekto sa ating relasyon sa mga ano natin, sa buhay natin. Pangalawa, kailangan din na meron tayong relasyon. Ang relasyon natin dapat sa ating mga asawa ay meron din epekto. At lalong tingin, meron din epekto ang relasyon natin sa ating mga anak. So maraming tatlong klaseng relasyon ko ang ating magbabasehan dito bilang mga magulang o bilang tatay ng ating pamilya. Una-muna, kung paano natin gagampanan natin tungkulin sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawa, kung paano natin gagampanan natin tungkulin sa ating relasyon sa ating asawa. At pangatlo, kung paano natin gagampanan ang ating relasyon ang ating tungkulin bilang ama sa ating mga anak. So tatlong klase po yan na gagampanan natin bilang magulang para po maging isang matibay na pamilya na itidesign ng Diyos na ayon sa kanyang kalooban. So this is all about our responsibility bilang tatay. Responsibility to our God, responsibility to our wife, and responsibility to our children. So, mahalaga ang magkakasunod-sunod ng mga ito dahil makikita dito ang tamang priorities ng isang ama. Una sa Diyos, pangalawa sa asawa, pangatlo sa anak. So, bilang tatay, hindi ito pwede pagbalik-balik na rin o pagbalik-balikin. Hindi pwede mas priority mo si wife mo, pero hindi naman secondary ang sinod sa iyo. Hindi mo pwede priority mo si anak mo, tapos i-date mo naman si wife mo or si Lord sa buhay mo. So unang-una dapat ang maging priority mo unang-una higit sa lahat ng ating Lord, ang relasyon natin sa Diyos, pangalawa, relasyon natin sa ating asawa, at pangatlo, relasyon natin sa ating mga anak. Nag-get you po yung kong sabihin bilang magulang. Ganyan po ba? So alam ko may mga reaction or feeling na makikita ko dito sa inyo na sa ibang mga tatay, kung may isang siguro may maitibaga sa atin ito, kadahilan ng maras sa ibang ibang sitwasyon na meron tayo sa ating mga pamilya. Kasi iba ibang sitwasyon natin sa pamilya natin. So, ako sa estado natin sa buhay, at iba-iba ang karanasan natin bilang mga tatay. Iba-iba po pinagdaan natin, iba-iba experience natin sa father, at meron mga positibo at meron negatibo. Pero pinaka-the-best dito, as long as you are running your family na ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa dinisayin ng Diyos, ay hindi ka pumaliligaw doon sa iyong tinatahak sa iyong pamilya. So para sa mga tatay, at sa mga tatay today, so pag narinig natin ito ay sana maging commitment natin at tuwihan natin ng Panginoon sa pamamagitan nito. Patuloy tayo magtumala sa Diyos na siya magbibigay sa atin ang lakas na pang magawa natin ito. At higit sa lahat, may spare us a warning and ask God for forgiveness kung nagkukulang tayo alinman sa mga ito. Nagkulang tayo sa Diyos, nagkulang tayo sa ating asawa, nagkulang tayo sa ating mga anak. Let's ask forgiveness and let God na ayusin yung mga bagay niya sa ating mga relasyon sa ating pamilya. Kaya mga tayo talaga na guilty tayo minsan. Minsan hindi natin ang prioridad ang ating Diyos, hindi natin ang prioridad ang ating pamilya, hindi natin ang prioridad ang ating anak, hindi natin ang pinagbigyan ng pansin ng ating asawa. So most of us guilty sa mga iba't ibang paraan, sa iba't ibang
bagay, pero God is always a God of order kung tayo yung totoo na natin sa Kanya at ihilapin natin yung mga bagay ito. At ipanalangin natin na He will make us a kind of Father, that He will make us a kind of Father that He wants us to be. Ito pa gusto ng Panginoon sa ating buhay. So, doon naman sa mga anak o sa mga asawa na nandito, huwag naman sa lahat niyong ibas yung tatay niyo, huwag naman ibas yung asawa niyo. Makita niyo na parang ganyan natin na parang posibleng mangyari na rin sa asawa. So, kaya nakikita natin medyo hindi okay naman ang asawa, parang napaka posibleng magbago siya. Sana mayroon pa mga anak na nagsabi, sana hindi na ikaw naging tatay ko. Huwag ganyan ka natin. Dahil sa nangyari yung irresponsible na ako yung tatay, mayroon ka lang sinisisi yung tatay, sana hindi nila ikaw maging tatay ko. O kaya, sabi naman ng asawa, sana hindi nila ikaw ang pinakasalan ko. Kasi nga sa mga acts na ginawa ng tatay, so pag nag-aaway pa kayo ng asawa, nagkakaroon na ganun sa sumunod sa bata. Yung parang nagsisi ka, yung pag-asawa mo, parang nagsisi ako, na ikaw ang naging partner mo. Yung mga ganun bagay, diba? Pag nagbigaroon na tayo sa sumunod natin sa nanay mo, mga ganun eh, magbibang tayo mga ganun eh. Pero, at the end of the day, kahit din pa rin sa huli, kahit pa rin mag-asawa eh. Kahit ano pang gawin nyo, maghiwalay kayo, still, you're still mag-asawa pa rin sa harapan ng Panginoon. So, tandaan natin na ano man ang sinimula sa atin ng Diyos, hindi pa yung tapos mga kapatid. Tatapusin niya sa bawat isa sa atin. Whatever is planned sa ating buhay, sa ating family, kung ano sinimula sa atin ng Diyos, tatapusin po ito ng Diyos sa atin. So let's pray for them na patuloy na magkaroon ng kamang respeto yung mga mag-asawa at yung mga magulang at anak sa bawat isa. So napakabuti kong purihin ng Panginoon pag nakikita po natin na may tatay natin is a responsible father. Matutuwa tayo pag pag-usipa sa bagay responsible father yung tatay natin, a godly man, and husband. So pag-pray natin na yung ibang pamilya na hindi kompleto na nasa kanila na absent yung tatay na kasi sa pamilya niya, pag-pray natin na ma-restore yung kanilang relasyon sa kanilang mga magulang. So napakaswerte po natin na karoon tayo ng tatay na hindi abusado, hindi tamad. At it's a gift from God na pinagkaroon sa atin bilang mga asawa kung bigyan tayo ng mga responsible husband ng Diyos sa atin. So unahin po natin yung may relationship with God as a father. May relationship with God as a father. So Ephesians chapter 5 verse 1. Sabi na, be imitators of God as beloved children. Follow God's example, therefore, as dearly beloved children. May relationship with God as a father. So, if we are a Christian, kung tayo mga Kristiyano ng tatay, tayo yung mga anak ng Diyos, amen po ba? Do you believe? Tayo yung mga anak ng Diyos, kung tayo Kristiyano. So, we are beloved children of God. Bilang ama, si God na unang umiling sa atin. Bilang ama, sa ating mga anak, nais niya na gayahin natin si God as He exemplifies true fatherhood. Amen po ba? Our God the Father exemplifies a true fatherhood. Sino ba yung ating ama na sa atin? Siya ang nagpakita ng tunay na example kung paano rin sa tunay na ama. Nakita natin, He had proven that sa buhay natin. He had proven that to us kung paano niya ibinigay as a sacrificial para sa ating kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? So, bilang ama sa ating mga anak, nais niya na gayahin natin si Lord o gayahin natin si God as He exemplifies through parable. Kung paano si God sa kanyang mga anak, kung paano si Lord sa kanyang mga anak,
Ganun din naman ako as a father sa aking mga anak. Amen po ba? So yung example na susundin natin dito as role model ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, karaniwan po, natututunan natin ang ating gagawin bilang tatay sa ating tatay. Sino po naniniwala ko? Karamihan sa atin, bilang tatay, ay natutunan natin yung mga bagay na gagawin natin bilang tatay sa ating mga tatay. Kasi di ba, muna nakikita natin kung ano ginagawa ng tatay natin, kung paano siya nagpo-provide, kung paano siya gumagawa sa tahanan, kung paano siya ginagawa rin yung tungkulin niya bilang isang ama. So dito nakikita natin yung ating tatay. Ngunit hindi lahat ang sa tatay natin ay nakikita natin na mabuti. Yung mga bagay tayo nakikita na hindi maganda sa ating tatay. Amen po ba? Lalo may tatay natin na nakatayan natin eh, may bisyo. Di ba? Nasinggero. Isa ka naman yung mga tatay pa parang may mga nakuha nagsasabi. Pag laki ko, gagayahin mo si daddy. Meron. Kasi pag nakita niya ang magaling tatay niya sa ganun mga napakausay ng tatay niya, gusto mo maging katulad ng tatay ko. Meron. Pero kung nakikita yung sample ng isang anak ay puro negative yung sa kanyang tatay. Ang nakikita sa tatay niya, nasenggo, masagulero, tambay, tamad. So anong example ang susundin ng tatay, ng anak sa kanyang tatay? So, dito pinapanawa sa atin ang Diyos kung sino siya sa buhay natin bilang Diyos o bilang ama natin. God set an example, our Father set an example na na kung paano tayo, paano yung natin tatayuan ang pagiging isang mabuting tatay. Sabi nga dito, we learn a lot from our father kung paano niya pinalaki at pinag-aral tayo. Sa family namin, di ba kami magkakapatid? Ako ang panganay. Ang tatay ko, hamak na driver lang. Ang hirap kayo magpaparang limang college, sa totoo lang. Pero, iginapa kami ng tatay namin kung paano kami palakihin at pagtapusin yung pangalan. And that's a good example na nakita ko sa tatay. Kapag hindi naman perfect ang tatay ko, dahil hindi pa naman kami Kristiyano, ang tatay ko pagkapagos ko, uuwi na lasing. Pero hindi nabihan ang trabaho niya pinapagutan. Pero ang tatay ko eh. Tapos na, hindi garino pa. Dahil hindi pa naman Kristiyano ang tatay. Pero praise God for God, bago mo na mayaman yung tatay ko, nakita na siya sa pamamahala. And that's a good thing. Ganun isa mama ko. So, nakita ko yung example ng isang tatay na talaga nagsikap para sa kanyang mga anak at para sa kanyang pamilya na nagsakripisyo talaga para sa kanyang pamilya. So, praise God for that. Ganyan po mga tatay natin na responsible father. So, naniniwala kayo, tatay ko pa, pangalan pa, Jesus. Kasi pangalan pa pa, Jesus o Mano. Pero ito, di ba, talagang Jesus na lumalo pa. Pero hindi siya perfect kasi hindi naman si Jesus. No, ganun eh. So, talaga ba rin, may mga pinalikita ka mga ganun ba, pero hindi perfect. Hindi ko nakikita perfect yung tatakapan ng So, nakikita ko rin sa sarili ko mga patterns sa buhay ko na hindi rin dirty kasi yung mga bagay din ako mga flaws. Yung mga bagay ako hindi pa nagagampanan ng buhusan sa akin. Pamilya, siguran maging tatay ako. Kasi unang-una, ang hirap sa sitwasyon ko bilang OFW. Since na maging mag-asawa ng mag-asawa, siguro bilang ko lang yung buwan na nagkasama kami sa as a family. Naniwala kayo mga kapatid. Nung kinasal ako ng January, March, umalis na ako para magbiyahe. Kasi simpan pa ako that time. Isang buwan na ikit na kami nagkasama ng misis ko nung simula ako maging mag-asawa. Ang tagal, di ba? Tapos, nung mga naging misis ko, wala ko sa tabi niya. That she hit na kailangan dapat ako sa tabi niya. So, nung umuwi ako galing sa patapos ng kontrata ko, yung anak ko, 6 months old na. Hindi ako kinala. Kinalala ko sa video, pero hindi ako kinala. So, ito yung mga pagkukulang ko bilang pagkukulang. Kasi yung presence ko as a father at husband sa asawa ko ay hindi ko ay nagampanan sa kanya. Though Christian ako that time, so, iba talaga pag LDR, di ba? Parang ang hirap. Kasi sitwasyon namin, doon dati ng wife na pala tayo, yung family natin sa Pilipinas, nasa Pilipinas. But God's
see our sacrifices kung kaya natin ginagabal ng role natin bilang mga mga. Maswerte tayo pag ang masawa natin kasama natin dito at sa iba natin. Kasi na-nagawa natin mga bagay ang dapat natin correct as a father and as a family. Pero pag nasa Pilipinas na tayo, kaya maraming mga case na nagluho yung si babae sa Pilipinas, nagluho si lalaki sa room. Kasi nga, walang masyadong communication at walang masyadong bonding ng mga asawa. May mga hinahanap sila na hindi nagbibigay ng asawa nila at hindi nagagampanan ng asawa nila sa isa't isa. So that's the bad thing na nangyayari sa mga OFW na nakikita natin sa marami. Diba? Ang dami na papatulog po. Maraming ganyan kaos ko po na supposed to be naman ako yung asawa lang pero na-itulog ka sa mga sitwasyon. So, yun ang mga bagay na na-observe ako na hindi nakita yung kaibahan na pagkakaroon ng tamang relasyon. So, we need to have this kind of mind and life to imitate God, which is a perfect father. Ganun po ba? Ginagawa natin ka na kanina sa iba. He's a perfect father. He's perfect in all his ways. Siya ang pattern na susunod natin yung mga kapamasan natin. Perfecto siya sa lahat ng paraan, kapaaan natin sa mga ginagawa. Siya yung magiging natin pattern sa buhay natin bilang mga pag-ilang. Bakit po? As a child of God, we should be an imitator of our heavenly Father. Nakapagkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating mga sa langit, and we should imitate what God has done as an example for us bilang ang ating mga sa langit. Amen po ba mga kapatid? He exemplifies through fatherhood ng ating Panginoon. So bilang tatay, dapat pala nagagaya natin muna yung ating ama nasa langit. Amen po ba? Kasi yung mga magulang natin na kinalakihan natin, yes, we can follow some example, but yung good example lang, maybe yung bad example, hindi natin pwede biyahin. Kasi hindi naman perfect yung father natin, our earthly father, hindi naman perfect. Pero yung ating amang nasa langit, he's a perfect father to be in the game, to imitate. Ano po ba? So ano po yun? Ano po ba role ng ating amang nasa langit? Our God is our Walang muna, our God is our, hindi nga God is our provider. Amen po ba? Iba kinigil natin, our God is my provider. Ngayon, ikaw ngayon bilang tatay, gabihayin si Lord. Ano ba ngayon sa pamilya mo? Provider, diba? Sino ba parang ng father? We are provider for our family. Diba? Ngayon po provide ng mga pangangailangan ng ating pamilya. Just like what God did to us bilang ating mga nasa langit. Amen? Our God is our provider. Ano ba? As God provide for His children, tayo bilang ama, we will provide for our children. Amen? Pangalawa, God disciplines. Amen po ba? Didisciplina tayo ng Diyos bilang mga anak. Bilang ama, siya didisciplina sa atin. So, makikita natin sa Hebrew chapter 7, verse 9, kung basa natin dyan kung paano didisiplina na ng Lord yung kayo ng mga pinakamamahal na lang. Tingnan natin ito, Hebrews. Hebrews chapter 12, 7 to 9. Endure hardship as discipline. God is treating us as children. For what children are not disciplined by the Father? Then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Verse 9. Moreover, we have all now human fathers who discipline us and respect them for okay. How much more should we submit to the fathers of spirit? So, kung talagang tuloy tayo anak ng Diyos, hindi tayo legitimate. Hindi tayo legitimate na anak ng Diyos. Tayo ay sasayahan sa pag-disiplina ng ating mga kasalanan. Amen po ba? God will discipline us. God will discipline us bilang mga anak niya. Amen po ba? Lahat tayo dinidisiplina na sa maraming kamaraan ng ating buhay. Lalo po tayo ay umilis ng landas at tayo kanutuloy ng Panginoon.
So tayo ngayon ang magulang, I will discipline my son and daughter in a godly way. Amen po ba? Sino po lumaki dito sa palo? Nung araw. Sino lumaki dito sa palo ng magulang? Ako lumaki ko sa palo ng sinturon. Distinctly ng nanay ko, sinturon ng tatay ko, tatak ng nanay ko, makinahawal kami dalawa. Kami yung mga lumulong ang anak ng araw, yung panahon namin. Pero ngayon, hindi ko na pwede gawin yun. Pag pinalo mo bata, hindi naman ka ng bata. Check up yung sagad. Pero tignan niyo yung mga lumaki sa palo ng magulang. Ano sila ngayon? Disiplinado, asensado, responsible father and mother, responsible parent. Kasi lumaki sa disiplin ng magulang. Pero yung mga anak na lumaki sa pagiging spoil, pinabayaan, kasi ayaw saktan, nagkamahin, sige anak, okay lang yan. Tayo nun, naranasan na natin bukod sa mundo, no? Naranasan na natin bukod sa face the wall, naranasan natin no? Yung nakakaatang na libre nito sa pagkabilang balikan, tapos nakalood ka. Ganun ang pag-usap natin ng araw, natin kung pagkakalating ganit sa amin. Ano kung yung ginagamit kami ng buhay sa paglalaro namin. So ganun naman ang disiplina ng mga mula ng araw. Pero nakalakayan natin yung ganyan disiplina. Kaya pag narinig pa lang natin yung boses ng tatay namin, takot na kami yung simple lang. Pag narinig yung simple, malayo pa na yung simple ng tatay mo, narinig mo na ang tatay, kasi ganun ang takot pa ako. Okay? Pero ngayon, kahit sigawa mo yung anak mo, hindi ka papansin niya. Utusan mo yung anak mo na, anak, gawin mo nga ito. Ako na pang mag-iba, habang busy siya sa pagsiselfon, hindi ka papansin niya. Mamaya na lang, busy pa ako yung sarili natin. Kaya yun mo nga, yung pero hindi naman lahat. Pero mostly, ganun ang mga bata sa panahon yun. At hindi naman pag lumaki sila, responsible ba? Kasi hindi na naranasan yung hardship, hindi na naranasan yung sika. Paano nila discipline na yung mamaya kasi hindi nila experience yung buhay nila hindi yung mga nung kapanahon na nila. Natin, yung mga bata nila. So ito po yung, ano, kaya bakas ko na tayo na bilang mga godly parents na may pararasan sa mga mula natin, tamang pag-disciplina na ayon sa kalooban ng Panginoon. Nag-a-tibay. Pangatlo po, una, God is our provider. God is the one who disciplines us. And God is a God of love, mercy, and grace. Amen po ba? God is a God of love, mercy, and grace. So, bilang ama ng ating tahanan, I will be a father of love, mercy, and grace to my children. Papakita natin yung pag-ibig natin sa ating mga anak, yung pagmamahala sa kanila, yung para natin pinapakita sa kanya. Anong sabi sa Ephesians chapter 5 verse 2? Medyo mahaw itong ano ba? Service ko pero kasi ako pero in walking the way of love, just as Christ loved us and gave himself to us for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Verse 23, no? Same chapter. For the husband is the head of the wife, as Christ, then the church is body and the wife is He, our Savior. Verse 25, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. And 28 and 29. In this same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. And 29, after all, no one created their own body, they feed and care for their body just as Christ does the church. So bilang father sa ating tahanan, yung pagmamahal na meron si Kristo sa atin bilang mga anak niya, ganoon din ipadama natin sa pagmamahal natin sa ating mga anak at sa mga. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, ganoon din ipakita natin ng pagmamahal sa kanila. So, we will love our family with the love of Christ. Amen po ba? We will love our family with the love of Christ. At posible lang ito sa isang tao na totoong nagkasunod ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Kasi meron tayong Father na sinusunod. And so that I will be a follower of Jesus. Alayin natin na magsunod natin ang tao ay follower ng ating Panginoon sa Cristo. Paano po? The way He lived in His life, kung paano namuhay ang ating Panginoon. And how He suffered and died for His church. Ganun din tayo. Handa rin tayo mamatay para sa ating pamilya. Handa tayo magsakripisyo para sa ating pamilya. Handa natin ibigay ang the best para sa kapanan ng ating pamilya. Handa natin ibigay kung ano mas mapabubuti para sa ating pamilya. Isa nga, kalimutan naman natin ating sarili.
mas unahin pa natin ang ating pamilya. Di ba tayo narito pag gusto natin magpadala sa mga pamilya natin, kahit kapos na kapos tayo sa pera dito, magtsatsaga tayo na chapati na lang magulamin natin para may padala natin yung extra para sa kanya. Kasi ganito tayo sa sacrifice para sa ating mga sakaw at sa ating mga. Ano po ba? Shoutout sa mga nagtsatama dyan. Mag-sacrifice. Totoo naman eh. Kasi experience naman natin bakit tayo ng pamilya eh. Amen po ba? Amen. Nagtitis tayo, di ba? Ulan natin sardinas sa Pilipinas sa pakasarap ng ulam nila. Amen po ba? Matutuwa na tayo kasi sila masarap ang pinakain tayo. Sila pa jali-jali, bilang tayo, saan lang tayo kumakain. Di ba? So, yun naman eh. Yan ang kabuhayan natin bilang mga, kasi we are doing all the best we can for the sake of our family. Just like what did Christ did for the sake of His church. And this is the pattern we should follow to yung mga ama ng pamilya, mga ama ng tayo. So as a follower of Christ, hindi tayo ma-influensya ng mundo na susundin natin sa pagkataguli ng pamilya. Hindi natin susundin yung pattern ng mundo dito sa pagkataguli ng pamilya. Susundin natin yung pattern na i-design na Diyos para sa pagkataguli ng pamilya. Amen? So sapagkat yun ang kinalulugod ng Diyos, at yun ang halimbawa ng buhay na pinakita ng ating Panginoon, Jesus Christ. So, bilang magulang, kapakilala rin natin sino, kung sino si Kristo sa ating mga anak. Amen? Alam natin na siya sa Diyos, ipakilala rin natin sila sa ating mga pamilya o sa ating asawa ng anak. So, dapat din ang sinisi ang Panginoon natin Jesus bilang kanilang Diyos sa buhay nila. Ephesians chapter 5 verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, still be filled with the Holy Spirit. And Galatians chapter 5, 32, verse 23. My example. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, bilang ama ng tahanan, ang isang ama ng tahanan ay dapat filled with the Holy Spirit. Amen po ba? Ang Holy Spirit po ang nagdadirect ng buhay niya at nagkocontrol sa kanya. Basahin natin, balikan natin yung Ephesians chapter 5, 18. Ang isang tatay na dapat hindi ano. Balikan natin yung Ephesians chapter 5, verse 18. Ephesians chapter 5, verse 18. Hindi lang sa inyo na mapilig sa debauchery, pagkakagulo-gulo. Instead, dapat maging feel tayo ng Holy Spirit. Ganun po ba? So, yan pong dapat maging isang role ng isang magulang, ng isang tatay sa kanyang pamilya. Hindi tayo role model sa alasingan, hindi tayo role model sa hindi tayo na sa kasisigaw or na hindi nakikita sa ating gentleness, hindi nakikita sa ating love, hindi nakikita sa ating patience, bilang father ng isang tahanan. Amen po ba? And this is the thing that we can share and we can show to our family, to our wife, to our children that we are spirit-filled husband and father sa ating family. Amen po ba? So, letting our life under His direction and control, pupunin natin yung mag-isip natin ng mga bagay na makalaki. Kaya mahalaga ang family devotion at pagbabasa ng Word of God sa isang pamilya, ako sana tatay ang siya kailin sa mga bagay na. Yan ang buba. So, importante po yan sa isang pamilya. So, lalo na po natin yung relasyon natin sa Diyos. Ang pangalawa po, my relationship with my wife and family. Ephesians chapter 5, verse 22. Wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Verse 23. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. 24. Now the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. So sabi rito, nagpapasama ang babae sa lalaki, dahil ang lalaki ang itinglagang tagapagunan ng asawa kami. Totoo po ito? Mga asawa, totoo po ba ito? Ay, sobrang mga misis ha. Ay, sobrang mga misis ha.
ay papasabak ang babae sa lalaki dahil ang lalaki ang itinalagang tagapamuna ng asawa at pamilya. Sister, totoo po ba ito? Ayos ko. Ayos ko ba ito? Okay. Hindi katulad ng ibang tatay na hindi dapat na katulad ng ibang tatay na hayaan na nilang pamilya na gawin ang gusto nila gawin. Kasi pag tatay ka dapat hindi mo hayaan ang babae na magkukontrol sa family. Totoo po ba ito mga tatay? Pag babae ang hinihayaan yung magkontrol sa pamilya niyo, ano kayo? Ano tayo? Hindi under-desire tayo ng misis natin. Diba? Kung masusunod lagi si misis sa mga decision making sa family. Totoo po ba hindi? Ayaw mo kayo. Wala ka mami. Ayaw mo. Ayaw mami. So, ang role kasi ng lalaki dito, he will make sure na ang pamilya ay well provided. Kasi if pera sa head of the family, he will make sure na ang pamilya niya ay well provided, well protected, physically and spiritually. Amen po ba? Kaya lang siya natin ako nahaligi ng tahanan kasi bigyan ko lang sa haligi, mabagsak ang bahay. Amen po ba? So, may mga kampani ng babae bilang ilaw ng tahanan, ibang role ng ginagampanan ng babae, siya ang ilaw ng tahanan. Ngunit, pangunahing mananagot ang lalaki. Totoo po yan? Kasi may covenant ka sa asawa mo eh. May covenant ka sa Diyos, may covenant ka sa asawa mo. Na ikaw magiging provider, protector, ano ba? Gagampanan ang role mo bilang tatay sa lahat ng bagay, physically, and emotionally, and spiritually. Ngunit, ang pangunahing mananagot dito, yung lalaki, responsible ka. Kung pag may nangyari hindi maganda sa family mo, ang may responsibility at mananagot doon ay ang tatay. Kasi sa kanya pinagkatuwa ng isang pamilya. Yan ang kumal. Sa kanya pinagkatuwa ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Pag may nangyari hindi maganda sa kanyang asawa at anak, at nagkagulo ng kanyang family, it is the responsibility of the husband or the father of the family. Pananagutan na solusyon. Sabi nga, responsible as a leader of our family. It's possible na hindi ang leader ng ating pamilya. Kaya kailangan ang isang tatay maging strong leader sa family. Yan po ba? Hindi ka dapat maging mahina na tatay. Hindi mo dapat ipakita sa family mo, hindi mo pakita sa asawa mo na mahina ka na tatay. Hindi pwede ipakita sa asawa mo sa mga mahina ka na tahanan. Dapat ipakita mo na strong leader ka sa iyong tahanan. Yan po ba? Meron ka isang salita, kaya mo panindigan ang sinasabi na ayos sa salita ng anong pamilya. Ayan po ba? Sabi mo, matigas ako. Matigas na ba? Matigas na. Tiga na ba? May sinasabi natin, matigas tayo. Matigas na. Tiga na ba? Tiga plancha. Yan ang naging papel ng mga husband before. Pero hindi po gano'n naman. So, we are responsible sa leader of our family. We are responsible in providing, for protecting them physically and spiritually. Bilang leader po natin ngayon, pamilya, dapat lang na tayo managod. Dahil tayo managod, hindi ang ating asawa. Hindi mo pwedeng ituro ang sisi sa asawa ng babae. Do you imagine yung panahon ni Adan at Eve? Ano nangyari sa dalawa? Nagturuan sila, di ba? Ngayon nagawa mga pagkakamali. Tinuro ni Adan si Eva. Si Eva naman, itinuro si Satan. Pero they are responsible for their action. So hindi po ganun. Dapat ang ganun doon, ano ang lalaki mananagot sa kanyang asawa. Hindi natin nahayaan na ipaubayan yung mga decision yung dapat na tayo ang magagawa bilang tatay. Hindi natin hayaan na magagawa yung mga decision na dapat na tayong tatay ang magagawa. Gagawin natin yung mga decision na ito, tapusan, kasama natin ang ating asawa na mag-decision sa bagay nito. Amen po ba? That you will agree together. I will be the decision maker and a spiritual leader sa ating pamilya. Amen po ba?
So Ephesians chapter 5 verse 25. Husband, love your wives just as Christ loves the church and gave himself up to her. And then sa verse 33, bro. Tara tayo sa verse 33. 33 lang. Yeah. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So, ang resulta nito, mga kapatid, there will be no abuses that will happen between husband and wife. Totoo po? Walang pagkakabusong mangyayari between the husband and wife kasi nandun pareho ang pag-ibig nila at respeto nila sa isa't isa. And that is a good thing. So now, abuses will happen between husband and wife. So, bilang tatay, we must be our wife's lover. Amen po ba? Maging lover tayo ng ating mga asawa. Loving her with all our being and reflecting the sacrificial love of our Christ as a role model. Kung paano inalampal yung Kristo ng ating church. So, makikita po ng alam natin na ang kanyang nanay ay nag-iisang babae sa buhay ng kanyang tatay. Amen po ba? And that is a good role model na makikita ang matalagyan ng ating mga anak na tayo ay itong nagmamahal sa ating mga asawa. Hindi nila makikita yung tatay nila na sumakabilang bahay. Hindi nila makikita yung tatay nila na sumama sa ibang babae. And that's the role model na makikita sa isang totoong nagmamahal sa kanyang pamilya. Makikita naman natin ang kanyang nanay na isang babae sa buhay niya. And that is a good example na makikita ng mga anak. So bilang tatay, dapat paunahin natin ang responsibilidad sa ating mga asawa at mga anak kaysa sa responsibilidad sa ministry sa church. Naniniwala ko kayo. Naniniwala ko kayo. Mas unahin dapat natin ang responsibilidad sa ating asawa at mga anak kaysa sa responsibilidad sa ministry sa church. It talks about ministry. Amen po ba? Kasi mayroong mga asawa busy sa ministry, pabaya sa pamilya. Totoo, hindi. Meron din naman. So, ang design ng Diyos, buong pamilya. Kaya gusto ng Lord, ayusin mo muna yung pamilya mo bago ayusin ang ministry mo. Yan po ba? Yan ang gusto ng Diyos. Hindi ka nga nagpapabaya sa ministry mo, pero napapabaya ka naman yung asawa mo, napapabaya ka naman yung mga mo. Yan ang gusto mong i-focus natin ang Panginoon sa pamilya. So, ang maganda rito, ipakita natin na God is my number one, God is my number one, at ang aking asawa is my number two. At ang number two naman ay ang aking mga anak. Ngayon po ba? So sa buhay pamilya, pagpakita natin ang mahal natin ang aking asawa, sabi nga natin, di ba? Di ba rin puro sa akin, basta labi. Ibig sabihin, kahit walang pera, nagmamahalan. Ganun po ba? No matter ano man ang sitwasyon natin sa buhay natin, hindi nagbabasihan ang pag-ibig yung estado natin sa pamilya. Nag-get yung mga kapatid, for better for worse, may pera man o wala, intang yung pagmamahalan sa pamilya. Kasi ang Diyos ang nasa sentro ng kanilang pamilya. Amen? So, yun po ang magandang naraw. Matutunan natin. So tapos na po yung relasyon natin sa ating asawa, tapos na po yung relasyon natin sa Diyos. So ato, our relationship with our children, sa ating mga anak at bilang tatay. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the love for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with the promise. Verse 3, so that it may go well with you and that you may enjoy long life. Sinabi sa Exodus chapter 2, 21. Exodus chapter 21, verse 15. Exodus chapter 21, verse 15. Sabi ko sa mga anak, anyone who attacks their father and mother is to be put to death. At hindi yan. Sa verse 7. 21 verse 7. Ito naman,
If a man sells his daughter as a servant, he is not going to bring a second servant to him. The way that sa relasyon to ng asawa ang anak at tatay. And Leviticus chapter 20, verse 9. Anyone who curses their father or mother is to be food to them, because they have cursed their father or mother, their blood will be on their own head. So, napalaking bagay ko na lumanganap natin yung mayroong respeto sa atin. Yan ang buba. Mayroong paggalang sa atin, sapagkat ito ay mayroong pangako na biyaya sa mga anak nila. At natin, nalalaki sila kahabang kanilang buhay at hindi magiging masalimutan ang kanilang buhay. So, maraming mga anak na kapasaway sa magulang, pinabando na kanilang mga magulang, kinurse sa kanilang mga magulang. At then, today, ang ating magkakama sa mga anak na gano'n. Kung pinaranas ka sa mga magulang nila, kung ating maraw, maranasan din nila magiging sitwasyon. Kasi ang Diyos natin ay isang gano'ng justice, makikita niya. So, as much as possible, makikita natin yung totoo, ano natin sa ating mga magulang. So, mahabang buhay po ang pinawa ng Diyos sa mga anak na masuri. Kaya bilang magulang, meron tayong role doon bilang tatay kung paano tayo gagala ng ating mga anak. Kasi isang kasalanan ng magulang kung bakit hindi sila ginagala ng anak at hindi sila nire-respeto ng anak. Meron kasi, meron naging ginawa ang magulang na hindi naging dahilan kung bakit hindi sila respeto ng kanilang anak. So, doon may pangamang Diyos na mahabang buhay sa mga anak na masunurin, pero kung hindi natin tutuloy sa ating mga anak, hindi nila malalaman ang mabagay nila. So, maliit pa ng bata, turuan na natin sila kung paano respect sa magulang at kung paano nila ikanang ang kanilang mga magulang. So, maraming maturo natin mga anak na sunod dito dahil para ito sa kanilang kabutihan. Pangalala natin sa mga anak na ito importante at ito para sa kanilang kabutihan. So, tingnan natin ang nangyayari sa mga anak na hindi natutok sumunod sa mga magulang. Ang buhay o pamilya na nagkap sila ngayon. Yung mga anak natin na hindi naging pasaway sa magulang, tumakas, hindi sumunod sa magulang, hindi nakinig. Nag-asawa sila, kumuha sila ng sarili ng pamilya, pero ano ang pamilya nila ngayon? Magulo, hindi maayos, kasi walang paspas sa magulang at hindi sila naging ma-respect sa kanilang mga magulang. So, yun po ang nangyayari. I believe na hindi naman nangyayari sa ating pamilya. So, it is our duty that we will be our children's primary authority. Amen po ba? That will be our children's of primary authority, in order that they may experience the blessings of obedience to God, pagsunod sa Diyos. As they obey us, hindi dapat yung anak ang susunod, at sila din susunod, at tayo mga tatay ang susunod sa ating mga anak. Hindi pwede mangyari yun. Kailangan yung anak natin susunod sa atin. Sabi nga, hindi spoil, kung nagkamali, didisiplinahin. Amen po ba? Sino po nagdidisiplina sa anak? Hindi spoil, at kung nagkamali, didisiplinahin. Bilang magulang. They will learn obedience. Matututunan ng mga anak natin bilang tatay, yung mga anak natin kung tamang magsunod, no negotiations. Amen po ba? Sinong may mag-utos dito pero may negotiation sa anak? Sige na, gawin mo ito. Pag ginawa mo ito, may piso ka sa atin. Yan. Sino may magsabi na meron sa mga anak? Ha? Butas din na, bili ka dito. Pagbalik mo, may magpiso ka. Ano nangyari yan sa anak? Nakalakihan yung gano'n. Pag hindi mo yung tusan, pag walang piso, hindi. Hindi susunod. They should learn obedience, not negotiations. Sa pagsunod. Amen po ba? So, mostly po sa past guilty dyan kasi hindi na kami nag-usarap na pag-inuto-utuwi na paano sumunod sa gilat sa gusto mong yari. So, I hope na hindi natin paranas sa mga anak natin yung mga ganun. Kasi mawala sila na respeto sa atin. Ano ang pinakalatenda? Baka pagdating araw, hindi lang gusto yung insane niya. Mas palaging bagay pa. Kasi lang ang bagay na sisimula sa pag-in. So, they will learn to respect God's authority through their parents. Tayo ang role model as a parents para malaman nila kung ano authority natin sa kanila at malaman nila kung ano authority ng Diyos sa atin sa kanila at sa kanila sa pamamagitan natin at ilang mga kanila. So it is our duty to be their primary teacher. Ano po ba? Tayo ang unang-unang teacher ng ating mga anak.
bago yung mga teacher sa class. Amen po ba? So I hope natutuwa natin yung mga bata maliliit pa, nandidisiplina natin sila na maliliit pa, natutunan natin sila ng tamang pagsunod sa mga magulang, tamang pag-expect sa magulang, tamang pagsunod sa magulang sa lahat ng bagay na wala pa namang hinihing ka pa rin, kundi ginagawa nito dahil sumusunod sila at yun sila pagmamahal. The way we do it, yeah, to implement it sa kanila, meron kasama love, grace, and mercy sa tao sa kanila. Amen po ba? So ito po importante. So, raising them in the discipline and instruction of the Lord. Malakayin natin sila according to the discipline and instruction of the Lord. Teach them the Word of God. We should be the biggest influence of our children sa buhay nila, not wasting their time on Facebook or computer games. Sino po may mag-spoil ng anak pag umiyak ng anak, bukigin niya ng tablet para lang kung saan ang pag-ibang. Gifted tayo yan, di ba? Bigyan sila naman para okay lang kung malitsigay ng anak. Lalo ka lang ng ano, computer games o mag-Facebook ka na lang kung mga anak ka lang pa maliling pa. So, pag ginagawa mo yan, magagaling sa iyan, kaaway mo yan. Yan ang ano. So, ayun, manatang natin sa atin ng mga bagay nyo. Araw-araw dapat sa bahay natin, dapat makikita at maranasan nila ang halimbawa natin bilang magulang na mayroon, na mayroon tayong iiwanan sa kanila upang dalhin nila sa pagkatay. Amen po ba? Good example na makikita nila sa atin bilang magulang na dadalhin nila sa kanila upang dalhin. So, ito po yung primary duty natin bilang mga tatay sa atin, mga simple, gawain nila po ng magulang bilang nanay. So I hope na naintindihan natin ang ating tamang relasyon sa Diyos, tamang relasyon sa ating asawa, tamang relasyon sa ating mga anak, bilang mga father ng ating mga tahanan. Amen po ba mga kapatid? So we should know our role bilang tatay sa panahon ngayon, bilang mga kapatid ng ating Diyos. So conclusion po natin, be an imitator of our Heavenly Father. Pangalawa, be a follower of Jesus in the way He lived His life. Pangatlo, let us be filled with the Holy Spirit moment by moment. Pangapat, resolve that we will take God, that we will take God-given responsibility as the leader of our family. Ako yung ating responsibilidad, bilang leader ng ating pamilya. I will be my wife's lover with all my being and reflecting the sacrificial love of Christ. And I will be the children's primary authority. Tayo may authority sa ating mga anak. Hindi ang anak natin ang authority sa atin. At pangpito, we are our children's primary teacher. Yan ang tubang. Tayo unang-unang magtuturo sa ating mga anak. Amen? Thanks be to God.